Oh no! Ang motor ko! Naging puti! Kanina lang itim ito ah! Tayo po ay aalis na naman sa isang adventure. Pero this time, it's upgrades for our Kimco Exciting 400S. Our next destination would be Nick Labo Scooter Shop, located at 9th Avenue, corner Chudores Street, Caloocan City. Grabe, traffic na. Naabutan na tayo. Tanghali na kasi. Alright, we're here na! Dito na po ang Nick Labo Scooter Shop. So, puntahan na po natin. Pasukin na natin at takihin na natin. One of the important upgrades na dapat ikabit nyo sa inyong rides ay ang Atom Auxiliary Lights. Ito po ay magagamit nyo lalong-lalo sa gabi na madilim, maulan, at especially pag umakyat kayo ng bundok na mausok o medyo foggy. Oh no, kita na ang laman loob ng aking motor. Kailangan maoperahan ho ng mabuti yan, Doc. Nakabit na po ang bracket. So, inaayos na lang po yung ilaw para tama po yung buga ng light sa harap. Done installing Atom Auxiliary Lights. Done installing and testing ng PIAA horn. Now, on to the next upgrade. Next is the forward bracket para sa ating side mirrors. Done installing the forward mirror bracket. Now, testing tayo ng lights on a dark environment like sa ating Batcave. Oh no! Ang motor ko! Naging puti! Kanina lang itim to ah! At dahil naging mainit ang ulo ng ating motor kanina sa biyahe at sa traffic, kailangan siyang paliguan at palamigin ang ulo. Wait a minute! Under pa kayang makina nito? Sa bagay, lumaban na ito sa patinding na nagbahan. And last but not the least, the last upgrade na ginawa natin kay Kimco Exciting S ay ang pagkakabit ng rear view mirror. Kailangan natin to para makita ang 180 degrees ng ating likod bukod sa ating mga side mirrors. Don't forget to prep yung kakabitan, like tutornilyohan muna natin yung ikakabit na mabuti. Clean ng alcohol yung mga surfaces and let them dry. Mi-replace ko nga pala yung kasamang double-sided tape with 3M because mas sturdy kapag outdoor ang mga dinidikit nyo with 3M double-sided tapes. Kita nyo, sa sobrang ganda at tibay ng dikit ng 3M, ni ako, nahihirapan tanggalin yung adhesive dun sa plastic.
Kaya natanggal na natin ang plastic sa 3M tapes. Ngayon, ikakabit na natin ang ating rearview mirror sa ating windscreen. So, i-align na lang po natin. Ako po kasi may nakalagay ng palatandaan kung nasa inyong gitna. So, yan. After dikit nyo, diin-diin nyo na lang. And voila! Kabit na kabit. Basta 3M. Pasensya na kayo sa drone. Medyo malikot. Hindi ako sanay magpalipad ng low-level flight lang. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. We'll be right back.